Ayan, so, lagi nilang tinatanong sa akin, bakit ka nag-educ? Bakit hindi ka nag-tourism? Bakit hindi ka nag-iba ng course? Yung mga course or profession in the future na mas madali kang kikita, mas madali kang aasenso, at mas madali kang yayaman. Ayan, may bahay, may lupa, may kotse, at kung ano-ano pang mga gamit. So, guys, hindi ko rin alam. Kung siguro, sa normal na tao, hindi naman sa normal na tao, pero ang ating, you know, standard sa society kapag kumukuha tayo siguro ng course or we're looking forward in our future. Siguro nga nakikita natin, gusto natin may malaking bahay, meron tayong sasakyan, meron tayong mga magagarang damit, at meron tayong staple na buhay, of course. Ayun naman ang ating mga hinihiling ba tayo nag-aaral? Of course, for our future. Laging yan ang ating mga sagot, of course. Ayan. So, ako, ba't nga ba ako nag-educ? Ganong, hindi nga naman ganon kadaling umasenso. Ayan, ay proven and tested na ng ating mga ibang kaguruan. Ayan. So, lahat ng sasabihin ko po dito is based on my own experiences and also I've got from different books that I've read. Ayan. So, as sa inyo na po kung paano nyo po ito iintindihin, uunawain, ipapasok sa inyong mga isip at puso. Guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do an educational one. Oo, yan. So may matututunan talaga tayo dito dahil bakit nga ba ako nag-education? Ayan, ang aking story about education will be unfolded today and malalaman nyo kung bakit nga ba ako nag-educ? Oo. Tsaka ano bang meron sa educ at bakit ako nag-stay? Ayan. So, ba't hindi ako nag-shift ng course kung hindi ko talaga ito first love? You will find out. Kaya keep watching, guys. Okay? Ang umpisa po talaga ng lahat ay ako po ay gumraduate at senior high school na Humanities and Social Sciences ang aking strength sa San Pablo Colleges. So, hindi ko rin alam bakit Humanities and Social Sciences ang aking kinuha. Siguro dahil malapit talaga sa aking puso ang public service. Kaya ayun, ang aking napili dahil madaldal din naman ako. So, go doon na ako. Hindi ko naman pwedeng kuhanin ng ABM dahil ako naman ay talaga namang ayoko ng math. At more on ganyan. Puro math siguro sila. Hindi ko rin alam. So, ayoko din naman ng ano, ng STEM. Yan, puro naman sa medicine and oh my God, I can take that. At maraming mga calculus, ayan ang mga naririnig ko sa mga STEM students. Ayan, mahirap daw, ganyan. So, siguro ang nahanap ng aking puso ay talagang HUMS, Humanities and Social Sciences. So, I graduated from that strand noong 2018. Oo, tama. Noong 2018, then nag-diretso na rin ako sa SPC dahil na binigyan nila ako ng scholarship and I applied for it also. Then, yun, natanggap ang inyong Ate Daisy kaya nasa ako ay nakapasok sa private school. Pero kung hindi ako natanggap doon, ay siguro nasa public school. Nasa public school din ako. Ayan. So, dahil sobrang discounted, sobrang laki, full scholar ang ating Ate Daisy kaya I'm so very thankful and grateful to SPC. Ayan. So, bakit nga ba eduk naman ang aking nakuha? So, ayun na nga, nakapasok tayo sa SPC kahit na wala tayong pera. Ayan. So, doon naman tayo sa course. But yun naman ang aking napiling course. So, first of all, in the very beginning, kahit siguro nung hindi ko natanda kung nung kinder or nung elementary ay teacher ba ang aking I want to be. Ayan. So, hindi ko sure kung ayun nga ba. Pero, nung high school na ako, wala talaga akong gustong course. Hindi ko talaga alam kung anong ite-take ko na course. Hindi ko talaga, wala talaga. As in, wala akong plano sa buhay, ganyan. Parang, sige, basta mag-aaral ako. Sige ko, aral lang, ganyan. So, ang iba, nakikita ko talaga na they are very passionate in what are they doing. That, tapos, alam nila kung anong gusto nila. Yung path na gusto nila, for example, high school pa lang sila, alam nila yung gusto nilang strand. Ayan, STEM ako kasi gusto kong maging nurse or maging doctor in the future. Or ABM, gusto ko maging accountant, ganyan. So, ako talaga, wala akong ganung feeling. Wala akong ganung mindset. Wala akong ganun sa puso ko, ganyan. So, yun, hindi ko alam, one day, enrolla na, ayan na, wala na akong alam kung anong gagawin ko. Basta, fill up ako ng form. I just saw myself standing in front of, you know, our department today, ang College of Education. Tapos, ewan, nandun na ako, nag-fill up na ako, titignan ko yung schedule namin, tapos nakita ko yung mga subjects. Alam nyo ba kung ilang subjects yon? Ha? Hindi nyo alam. Sa isang taon po,
Sa isang SEM muna tayo. So, isang SEM, sa isang SEM, ang aming pong subjects ay 11 subjects. Sa second SEM, nung second SEM, nung first year po kami, is 11 subjects din po ang aming naging subjects. So, paano po namin ito na pagkakasya? Hindi ko rin po alam. Salamat po sa Diyos at nakatapos na po kami ng first year. Dahil talaga naman pong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, Sunday. Ayan po, 1 week po talaga ang pasok. As in, promise. Ganyan po talaga. 1 week po ang pasok namin. Nagsisimula po kami siguro mga 3:30 ng hapon to 8:30 ng gabi. Ganyan. May vacant naman yon. Pero talaga namang hindi ko rin alam talaga kung paano kami nakatapos. Kasi 'di ba, parang usually sa high school talaga, pag high school ka, parang meron ka pang Saturday and Sunday to do your stuffs, to do your projects and all. Pero sa college may mga projects and stuff, hindi na namin alam kung paano pa namin 'yung nagagawa isa-isa. Dahil talaga namang sama yung nasisingit, 'di ba? So siguro ewan, hindi ko rin alam, ang galing lang. Kaya kailangan mo ng perseverance when you are in education, dahil talaga namang hindi ka makakatapos ng isang SEM, ng isang taon, kung tamad ka, girl. Huwag kang tamad. Ayan, ang ating first starter pack para magpatuloy sa education. Ayan, so paano? Paano nga? Ano na nangyari sa akin? Di ba, hindi ko nga gustong eduk. Ano nangyari sa akin? So, hindi ko gustong eduk, pero nagpatuloy ako. And I'm enjoying all the subjects. Ewan ko, ba't ko na-enjoy yung mga subjects na yun? In the first place, hindi ko naman siya talaga gusto. So, while taking education, pero mga eduk subjects, siguro yun talaga yun. Yung, alam mo yung mga eduk subjects? Parang kumikirot-kirot ang aking puso whenever I'm sitting in that class. Ewan ko ba, para bagang may angel na, Tacy, go, mag-eduk ka talaga. Yung ganyan. Kasi talaga yung eduk subjects, parang, yung mga behavior ng bata o behavior ng teachers when you're teaching, yung mga ganyan, tapos yung mga strategies, parang nakaka-excite kasi talagang malalaman mo doon na, oy, dati ganito akong student, tapos gusto ko ganito akong teacher paglaki ko. Ha, yung mga ganyan. So, I'm very excited kung ano pang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, sa tomorrow, ganyan. Pero wala pa rin akong planong concrete. Kasi yung ibang tao, they are stressing themselves, lalong-lalo na sa kung anong gusto talaga nila sa buhay. Parang araw-araw tinatanong nila, ano bang gusto ko talaga sa buhay? Dapat ganito, dapat 20 years from now or 5 years from now, graduate na ako, dapat meron na akong kotse, dapat may bahay na ako. There's nothing wrong with that mindset. Walang mali doon. Pero wala ring mali doon sa parte na wala kang plano. Yung wala kang concrete plan na this year ay may ganito na ako. Because sometimes, you're not living anymore. Hindi mo na binubuhay yung sarili mo while doing your dreams. Okay yung mangarap ko eh, pero you know the process, that's the most important part. The process of your dreaming, the process of yielding your dreams, siguro ayun talaga, hindi yung destination ang pinaka-importante eh. It's about the process, because learning is a process, at kahit ano pa man sigurong course mo, proseso ang lahat eh. Hindi pwedeng mag-skip ka eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, don't stress yourself too much sa kung anong gusto nyong maging, kung anong gusto nyong ma-achieve in that very early age or in that very specific age. Dahil guys, hindi naman kasi ito paunahan, wala namang race sa buhay, ayan. So you have to live your life to the fullest every day. Kasi hindi naman pangako ang bukas eh, hindi mo naman alam tomorrow you will live pa ba? Hindi, just being honest with you. Yan, sa mga probability natin sa buhay, huwag mong istresin yung sarili mo, lalo na kung gusto mo talaga maging mayaman ka agad, kung yan ang iyong mga, ang standard kasi ng society nowadays, ganyan. Gusto ko mayaman ako, gusto ko yumaman ako. Why not? Wala namang mali kung gusto mong yumaman. Pero, alam nyo ba guys, ayon dun sa study na nabasa ko dito sa isang libro, so, nabasa ko dun na yun palang mga accomplished men and women, ayan, so, sobrang professional nila, meron silang lahat na, yung lahat na, as in, pero, kulang pa rin sila. Bakit sila kulang? Hindi ba mayaman naman na sila, kaya nga ako nagtapos ng college para yumaman ako eh. Yun naman talaga ang goal ko eh. Magtapos ako ng college kahit anong course. Tapos, yun na, yayaman na ako dun. That's not how you should think of your future.
hindi ganun. Hindi tayo nabubuhay para lang sa yaman. Sa material possessions, of course. Hindi lang tayo nabubuhay for that. We are living in this world for a purpose, for a reason, for a deeper meaning. To seek the meaning of life. So, going back doon sa aking education journey ko, no? Meron kaming subject na teaching profession. So, yung subject na yon doon na nakapaloob lahat ng laws ng mga teacher, yung mga professional ethics, and doon po yan lahat. So, Magna Carta or Magna Carta. So, binigyan kami ng teacher namin ng assignment. Sabi ng teacher namin ay pumili daw kami ng isang philosophy of education. Ayan, so, stress ang lola nyo. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Constructivism ba? O gusto ko ba behaviorism? Ayan, sabi ko, ano ba talaga, Lord? Ito ba talagang eduk ay talagang para sa akin? Kasi kapag wala kang philosophy of education para sa akin, paano ka makakapag-impart ng gusto mong i-impart sa mga bata if you don't have this, you know, parang blueprint or pinaka-foundation of your teaching styles or teaching strategies? Kasi kung wala kang tayim sa puso mo na strategy, something like philosophy of education nga, paano? Ano ka? Anong klaseng guru ka? Anong magiging guru ka? Ayan, diba? Ayan. So, sabi ko, God, kung hindi ito para sa akin, so, sige, mag-shift ako ng course. Sabi ko, or Lord, bigyan mo na lang ako ng philosophy of education. Kung gusto mo talaga na mag-educ ako, give it to me. Give it to me. Give it to me. Ayan. So, nagsimba ang Ate Daisy mo. Sabi ko, Lord, sige, sagutin niyo na po ako. Parang awan niyo na po dahil Sunday yon, Monday pasahan na. Wala po akong ipapasa. Ganyan. Sabi ko, talagang philosophy of education. Ayan. Talaga namang parang nasa bingit ako ng kamatayan ng mga panahong iyon. So, ito na nga ang nangyari. Nakikinig ako kay Father sa kanyang homily. Ay, ng favorite part ko talaga ng misa, yung mga homily, ganyan. So, ayan. So, sabi ko, Lord, ano naman itong mga tupa-tupang ito? Itong 100 na tupa. Anin ko naman, aray, tas nawala ang isa na tupa. Tas hinanap mo, tapos yun na. Anong connection nun sa akin? Anong connection nun sa pagtuturo ko? Anong connection nun sa philosophy of education ko in the future? Anong connection nun sa assignment ko? Ba't inyo pasagutin yung assignment ko? Ganyan. So, in the latter part, in the middle part, at saka reading between the lines nung homily ni Father, dun ko na talaga napagtanto na, sinagot ng Diyos ang mga tanong ko. Sinagot ng Diyos lahat ng kahilingan ko. Ayan. So, paano? Paano nangyari? Paano ka sinagot, Ate Daisy? Totoo ba yan, ha? Legit, ha? Baka scam yan. Ay, hindi po ako marunong mang scam. Tunay po ito lahat. Ayan. So, paano? Ano nangyari? Sabihin mo na, excited kami. Ayan. So, ang first na aking naunawaan ay, ang isang guru daw, dapat ay bread. Kapag sinabing bread, tinapay. Oo naman. Alam namin yun, Ate Daisy. Bread, tinapay. Hindi yan lang usual na bread. Ano ba kayo? Na kapag inilagay nyo sa sikmura ninyo, ay mabubusog kayo. Itong sinasabing bread ay informations. Ayan. So, kung kay Jesus, ito ay mga salita ng Diyos. Sa mga teacher, pwede ding salita ng Diyos. At pwede ding mga informations na proven and tested about researches, yung mga ganyan, sa mga great books, ganyan. So, ayan, mga informations ang bread na sinasabi. Dapat ikaw, giver of information ng isang guro. Hindi lang puro chika ng buhay. Ayan, guys! So, ang pangalawa ay, syempre, ang guro ay dapat guide. Kung nabigyan mo na sila ng information about life or about academic, it doesn't stop there. Dapat continuous yan. So, anong sunod? You should guide them. Dapat pala guide daw pala ang teacher. Ito pumapatak talaga itong guide doon sa part ng more personal sa bata. Nagiging guide ka nila, hindi lang for giving instruction sa mga tests, hindi lang giving instruction for those sit works or activities. Of course, guide ka rin nila sa buhay. Kaya dapat you do what you preach. Dapat talaga action kasama, hindi lang puro salita ang isang guro, dapat talaga you are a guide to them. So, you can instruct them na hindi mo naman lahat ibisinusubo sa kanila lahat ng kailangan nilang malaman. They should discover it by themselves also. Kasi mas matagal ang learning kapag sila mismo yung nag-discover. Ayan. So, ayon yun sa isang research. So, ang number 3 naman, ayan na, o, diba? Nag-bread ka na, giver of information, naging guide ka na, of course, emotionally, and
Number 3 is unifier, of course. Unifier. Bakit unifier, of course, naman? Kung itong dalawa ay puro sa sarili mo lamang, ayan, sa individuality mo, syempre naman, you should share it to other people. Dapat matuto ka na mag-share at kailangan din marunong kang makipag-socialize sa ibang tao. Dahil sabi ko nga, no man is an island. Hindi ka naman nabubuhay sa mundo para maging mag-isa. Kasi ang ating pinaka-purpose sa mundo is to share love, to share whatever you have to other people. Dahil para sa akin, mas yung purpose mo, mas napufulfill siya kapag alam mo sa sarili mo na you are helping other people. Kaya siguro ganun talaga ang Diyos. Kaya niya ginawa tayong lahat. Kaya siguro may ganitong status, may gantong status for us to learn from each other. Hindi niya tayo ginawang magkakaparehas. Hindi niya tayo ginawang magkakaparehas na mayaman, magkakaparehas na mahirap, ayan. So, it's in our part kung paano tatanggapin ito at kung paano natin makikita or titingnan ang buhay, guys. Kaya, para sa akin, equal lahat eh. Kasi we are learning from each other. And that informations or learnings na natututunan natin every day. Siguro that's the gift from the Lord. Na syempre, tingnan natin kung saan nga ba naman tayo patungo. Kaya okay lang, sinasabi ko kanina, di ba? Okay lang na hindi mo paplanado ang buhay mo. Okay lang yun. Huwag mong stressin yung sarili mo na bakit siya nakaplano na lahat. Ang galing naman, planado ang life. No, you don't have to do that. Pero pwede naman gawin, pero hindi naman all the time it applies to us. Ayan, so it's in your own pace kung paano mo i-handle ang buhay mo. Ang sasabi ko lang sa inyo, live your life. Huwag tayo nagtatrabaho para, di ba parang tatrabaho tayo para bukas pero patay na tayo ngayon. Ayan, so dapat we're also thinking of our health while working. Ayan, guys. Kaya in the future, yung mga gusto mag-educ dyan, marami namang siguro gusto pang mag-educ. Sabi ko sa inyo nga, hindi nga kasi ito tungkol lang ang pamumuhay ay hindi tungkol lamang sa pera, guys. Hindi lang tungkol sa pagpapayaman. Tungkol din yan sa fulfillment. Ayan. So, kung fulfill ka sa ginagawa mo, kung masaya ka sa ginagawa mo at alam ng puso mo na yan ang gusto mo, ay, nasa tamang daan ka. Pero, kung ang iniisip mo kasi ay puro pera at puro, ayan, gusto ko yumaman dito and ganyan, ang gusto ko bongga, ayan. So, after chasing that, tingnan natin kung yun pa rin ba ang gusto ng puso mo. I think that's all for today. So, kung meron kayong natutunan tungkol dito. So, yun, guys. Marami kayong dapat i-consider when you want to take Educ. Pero siguro ang first yung dapat talaga i-consider kung ano yung laman ng puso nyo, kung saan kayo dito dinadala. Ayan. Kasi ako din naman, hindi ko naman alam kung anong gusto ko talaga maging course. Tapos yun na lang, along the way, unti-unti, nabibuild na, na-unfold na yung mga mysterious things. Siguro kung may natutunan man din ako sa pagiging Educ ko, sa pagiging risk taker ko. Ayun yun. Parang mas nagiging, mas exciting yung buhay ko. Hindi kasi planado eh. Parang, bukas, ano kaya mangyayari? Ano kaya sa susunod na bukas? Kasi pag planado na lahat, parang ang boring na. Alam mo na kung mangyayari. Minsan pa, disappointed ka pa sa lahat ng bagay. Tapos ang ingay na naman ni Mariam, kung ano namang sinasabi niya dito. Ayan. So guys, that's all for today. Ang dami kong nasabi. Sana marami kayong natutunan at sana ay manood pa rin kayo ng ating mga next vlog. And so guys, thank you for watching. I love you all. And shout out sa aking Mama Ja Cabral. Ayan, ma. Oh, ayan, i-shout out na kita ha. Tsaka kay Shandy Maano, ayan, sa aking ka-classmates, sa aking PE class. Ayan, so papayat pa tayo, guys. Ayan, so sa iba na nagpapa-shoutout, hindi ko kasi matandaan, wala ako dito ang copy. So, shoutout na lang sa lahat ng mga nanonood. I love you all, guys. God bless you. Ayan, so, I love you. Mwah!